stock na butane if in case. So welcome to my channel, Love More, Worry Less. Worry less, bakit? Nag-worry ako lately, recently, kasi may problema ako. Hindi ako pwedeng magutom. Kaya ito yung problema ko, guys. Bonggang-bonggang problema. So samahan niyo ako, guys, sa aking simpleng unboxing. Come on, let's watch. Ito yung problema ko, guys, kasi for 2 years namin gamit ito. Bigla na lang siyang hindi na-change. Tapos pag dito na, no na agad ang sagot. So, ayan. Basa pa pala to. Hindi naman siya naka-plug. Okay lang. Anyway, 2 years ko rin siyang kasama. Ngayon, hiwalay na talaga kami. But I always make sure na may spare tire. Kung sa gulong pa, sa kotse pa, sa sasakyan pa, may spare tire ka. So ako may spare talaga akong panluto. If in case. Aside sa, pwede naman ako magluto dito ng rice. Dito sa micro. Dito naman sa oven, pwede na ako magluto ng ulam. Dito naman sa air fryer, mas okay din. Mag-toast ka ng tinapay dyan, okay? So, hindi talaga ako pwede magutom, guys. At meron naman pressure cooker. So, pwedeng-pwede talaga. Hindi talaga ako magutom. Kasi, pwede ako magluto ng rice, ha? Rice cooker! Pero ito talaga yung reserve ko. Diba? Bounce na bounce. Ito matagal na talaga to, pero hindi pa kami naghiwalay nito. Kailangan ko lang may mga spare ako ng mga butane dyan. So, ito yung unboxing natin na kettle. Oo, kasi mahirap naman na, guys, na pagkape ka tapos yung mga panluto mo hindi pa pwede. Pero may kettle kami nasa veranda kung saan si Frank nagkakape. So, iba ang kettle niya. Sa kettle ko dito sa baba. The electric yung kettle niya. So, dito naman, kettle sa stove. So, let's check, guys. So, ito. Mag-unboxing tayo ng ating kettle. Yeah, simple lang to, guys. Kasi, hindi pa kami nakapag-order. Sana, nakapag-order na kami. Ito. Bago pa talaga siya. Asan na yun? Mura lang to siya. Nasa 300 something. So, ito na yung kettle, guys. Stainless. So, pwede na ako magkape dito. O, diba? Kape-kape time. Pag may time. Ayan. So, mag-iinit tayo ng tubig na yun. So, syempre, guys, kasi bago siya, papakuluan muna natin na hindi pa natin gamitin pang kape. Para mahugasan lang yung sa loob. So, ayan. Hey guys, may apoy naman, oh. Ayan. Papakuluin lang muna natin. Magwi-whistle naman siya. So, by the way, ito yung mga naka-reserve, mga ano ko, naka-stock na butane if in case, maubusan. Kasi depende sa luto. Minsan, ang isang lata sa akin, abuti ng 3-4 na araw, but most of the time, 2 lang. Kasi depende sa luto. Sabagay, may mga pangluto naman, ibang dekuryente. Pero para mas makasave, gamit na rin lang talaga ko din ng butane. Habang, hindi pa ako nakabili ng induction cooker.
Kasi naghanap pa kami ng mas, ano yung tatagal talaga. Ewan bakit nagkaganito. Siguro nakatatlong beses sa kami ng induction cooker since 2018. Hanggang ngayon. O, diba? Nagwi-whistle siya. Pagka kumulo na siya, nagwi-whistle na siya. Yun. O, naririnig niya. Yan. Para malaman ko na kumukulo na siya. So, itatapon natin yung tubig. Para palitan natin ng tubig na pwedeng pang tsaa kape sa labat. So, magtapon tayo ng tubig. Ayan. Manong kape. Ayan. Mabilis lang kasi konti lang naman nilagay ko, guys. Kumulo na. Pwede na kape. Ayan. Nalagay muna natin ang ating instant sa labat. Tsaka maglagay tayo ng init na tubig. O, diba? Tapos, ayan. May lemon siya. Ang sarap. Ah. So guys, thank you so much ng bongga sa inyong panunod sa aking simpleng unboxing kasi wala pa kasi kami nakapag-order ng bagong induction cooker kasi nag-search pa kami ng yung mas ano maganda. Maganda naman siya pero kumbaga kung bibili kami ng mas ng mamahalin tapos masira lang din. So mas maganda bibili kami ng medyo mura na magandang review. So, pinakauna talaga guys, bago tayo mag-purchase, kailangan natin basahin yung mga reviews. Kung okay ba yung mga reviews, tsaka mo siya bilhin. Kasi, sayang din, magtapon ka ng pera, di ba? Pupunta ka sa mamahalin. Matagal nga talaga masira, promise. Pero, kung ganito naman kasi araw-araw talaga ako nagluluto, na induction cooker talaga ginagamit ko. So, mas magandang bibili na ako, mas mura pa na. Hindi man murang-mura, pero yung magandang-magandang klase. Magandang-magandang klase yung mga nakuha ko. Pero dumating na talaga ang point na mag-retire na talaga sila. So, induction cooker plus butane stove. Okay talaga guys. Okay, so, magandang idea yon na marami tayong spare. Kasi kung malaki pa yung area namin, pwede ako magkahoy. Kasi gusto ko yung kahoy tsaka uling. Mas gusto ko yun. Kasi, nakakatipid talaga. Yun nga lang, ang nakakapagod lang kasi, yung sa una lang, yung pagpasindi sa kahoy at saka sa uling. Oo, kaya lang, medyo mga malapit-lapit ang bahay, so delikado din. Kasi, syempre, maraming magreklamo, yung amoy, yung gano'n, mga usok, di ba? So, mas ano pa rin to siya. So, ingatan ko. Matagal na rin talaga to sa aking kamay, itong butane stove ko. Matagal na rin to kasi spare ko talaga to siya kasi if in case na katulad yan may brownout, walang ilaw, meron talaga kami spare. Hindi kami magugutom. Kasi lahat de kuryente. So, sa isip ko, bibili talaga ako ng butane stove. Kaya lang, yun lang problema talaga pag naka-induction cooker guys kasi lahat ng mga gamit ko, puro pang induction cooker. Yung mga panluto ko. Kaya, nahirapan ako na magluto. Pero okay lang kasi may rice cooker naman. Pero yung mga prito-prito, mahirap. So, buti na lang, nandito ang ating bagong kaibigan. Si Kettle. Kettle na. Whistle Kettle, yeah. Kettle, ewan ko, bahala na kayo dyan. But anyway, by the way, super happy. Thank you so much for watching. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman. Please do like, share, comment, and subscribe. So, please
hit the notification bell nang sa ganun ay updated kayo sa aking mga bagong video. So, bye-bye guys. Bye-bye everyone. Thank you for watching. See ya. Bye-bye.